Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Sa video na ito, gusto ko pong sasagutin ang mga nagtanong sa akin kung magkano raw ang total gastos ko sa 8 pirasong fatteners ko at kung ilang sakong feeds ang nakain nila mula sa pagbili ko sa kanila hanggang sa panahon na nabenta ko sila. Magpapatuloy po tayo mga ka-farmers pagkatapos po ng simple intro. So guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and click the bell ring yung all para po updated ka palagi sa mga bago kong upload dito po sa aking channel. At paki-follow na rin po mga kababayan, mga ka-farmers, ang Facebook page na Dudong Villaran page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po ang nagtanong sa akin kung ano daw ang lahi ng aking 9 batch fatteners. Sa mga hindi pa dyan nakakaalam, ang sagot ko sa mga tanong ninyo kung ano ang lahi nila, ayon po sa may-ari ng pig farm na binilhan ko noon, apat na lahi ang naghalo. Lards White, Landrace ang inahin. Ang barako naman ay Duroc at Pitrain. Yan po mga ka-farmers ang aking kasagutan. 45 araw or 45 days old sila sa araw ng pagbili ko noon sa kanila. Ibig sabihin, sa 45 days old sila noon, sa pagbili ko, 30 days old silang winalay sa kanilang inahin at nakakain na rin sila ng pre-starter feeds doon sa farm na sa loob ng 14 na araw. Pagkabili ko sa mga biek na yon, nagpakain pa ako sa kanila ng pre-starter hog feeds pellet sa loob ng 2 linggo o 14 days ayon po sa aking listahan o sa record ko. Pagkatapos nilang kumain noon ng pre-starter feeds ay sinimulan ko na silang pinakain ng starter feeds sa loob ng 48 araw or 48 days. Sumubra po ako ng isang buwan sa pagpapakain or sa pagpakain sa kanila noon ng starter feeds. Ayan. So bago ko pala makalimutan mga ka-farmers, disclaimer muna, ang mga salitang binabahagi ko sa inyo ngayon ay base lang po sa sarili kong karanasan or sarili kong ginawa dito po sa aking pangpinubring backyard piggery. Pagkatapos nilang kumain ng starter feeds noon sa loob ng 48 days ay sinimulan ko rin sila kaagad pinakain ng grower feeds. Ang pagkain nila ng grower feeds noon ay pinaabot ko ng 30 araw or 30 days. Pero bilang paglilinaw, sa panahon ng grower stage nila noon ay nakapaghalo ako ng 3 sakong starter feeds yung binigay sa akin noon ng Team Pigrulac. Kaya sa ulitin po, inuulit kong pinasasalamatan ko ang Team Pigrulac sa binigay ninyong feeds sa akin noon sa 9 batch fatteners ko na iyon. Maraming salamat po ulit. Sa pagpasok mismo pala ng grower stage nila noon ay pinakain ko muna sila ng 1 sako na pure feeds na grower at nang naubos nila ang 1 sakong pure feeds na grower, saka po ako nagsimulang naghalo ng corn bran. Ipanang mais or tahop sa mais kung tawagin sa Bisaya. Pagkatapos nila sa grower stage sa loob po ng 1 buwan, ay sinimulan ko na rin silang pinakain ng finisher feeds at may halo pa ring ipanang mais. Yan po ay ginusto kong gawin. Kumain sila noon ng pre-starter feeds sa loob ng 14 days plus 48 days sa starter stage, 30 days sa grower stage at 14 days sa finisher stage. Ang total na mga araw na yan ay umabot ng 106 days old sila or 3 months and 16 days old mula sa edad na
pagbili ko sa kanila noon. Pagsapit nila noon sa edad na 91 days old or 3 months at isang araw na edad nila mula pagkabili ko sa kanila noon, chinik ko isa-isa ang kanilang mga body weight. Ang pinakamaliit po ay umabot ng 79 kilos body weight, 87 kilos, 80 kilos, 88 kilos, 281 kilos, 90 kilos, at 89 kilos body weight. Yan po ang mga timbang nila sa loob ng 91 days old since buying. Pagsapit po ng 3 buwan at kalahati, una kong naibinta ang dalawa kong baboy fatteners na umabot ng 88 kilos ang pinakamaliit na baboy na dating 79 kilos. At umabot naman ng 100 kilos body weight ang pangalawang baboy fattener ko na dating 88 kilos. Ang live weight sa unang pagbinta ko sa unang buyer ay 185 per kilo, 80 kilos pa itaas na timbang. Yun ang unang buyer. Ang pangalawang buyer naman ay bumili sa akin ng dalawang baboy fatteners ko sa edad na 3 months at 16 days old since buying na edad. Ang isang baboy ay umabot ng 99 kilos body weight at ang isa naman ay umabot ng 100 kilos body weight. Ang live weight ay 185 pa rin per kilo sa 80 or 80 kilos na fatteners, 80 kilos up I mean. Matapos kong nabinta ang unang apat na fatteners ko, ay naiwan or natira sa babuyan ko ang apat na fatteners sa 8 piraso sila. Kaya ang nangyari ay nagdagdag pa ako ulit ng isang sako na finisher feeds para sa apat na naiwang baboy fatteners ko at pagsapit ng 3 buwan at 20 days since buying na edad, ay nabinta ko na po lahat ang natirang apat na fatteners ko na may timbang na 98 kilos, 96 kilos, 92 kilos at isa pang 92 kilos. Ang 9 buds fatteners ko na 8 piraso ay pinakain ko noon ng 2 sacks pre-starter, 14 sacks starter, 8 sacks grower, 5 sacks corn bran or ipanang mais na hinalo ko sa panahon ng grower at finisher stage. At 4 sacks lamang po na finisher feeds. 4 sacks lamang ang finisher feeds. At ang total quantity ay 33 sacks po lahat ang naipakain ko sa kanilang 8 mula pagkabili ko sa kanila noon hanggang sila po ay aking nabinta. Ang nagastos ko sa pagkain sa kanilang 8 ay umabot po ng 57,013 pesos. Hindi pa kasama ang 3 sakong starter na binigay sa akin ni Pigrulak. Pero kung assuming isasama ko ang 3 sakong starter na yon na nagkakahalaga ng 6,345 presyo na base dito sa aming lugar, ang total gastos ko sa pagkain ay umabot ng 63,358. Ang isang paraan na ginagawa ng karamihan ng mga kahagresors natin dyan, na hindi naman masama, linawin ko lang, hindi naman masama, na sa bawat baboy fattener ay nagpapakain ng tig isang sako na starter, dalawang sakong grower, at isang sakong finisher. Ibig sabihin, apat na sakong feeds ang nakain ng bawat isang baboy bago ito maibinta. Halimbawa lang mga ka-farmers, kung sakaling pinakain ko ng pure feeds feeding lahat ang 8 fatteners ko, halimbawa lang pure feeds feeding lahat. So 4 sacks per head times 8 heads is equal to 32 sacks lahat sa 8 sila. Yung 32 sacks na yan, kung ibabase ko ang presyo ng feeds dito sa aming lugar, ay aabot po ng 66,054 pesos. Samantala, ang ginawa kong sarili kong style sa pagkain sa mga baboy ko ay umabot nga ng 33 sacks na naghalo ako ng ipanang mais. Panahon ng grower to finisher stage ay umabot po ng 63,358. Base po sa computation ko, akin lamang na computation,
Sa Pure Feeds Feeding na competition ay umabot ng 66,054 pesos sa 8 heads. Ibabawas ang 63,358 na gastos ko sa nagawa kong feeding sa fatteners ko, my own style feeding, yung may mixing, equals 2,696 ang difference. Ibig sabihin, nakasave po ako ng 2,696 sa ginawa kong pagpapakain, no? Sa ginawa kong feeding sa baboy ko kaysa compared to Pure Feeds feeding lahat. Halimbawa lang guys, sa biik hanggang ibinta, no? Hanggang nabinta, I mean. So, nakalist or nakasave po ako, I mean, ng 2,696. Ang mga nagtanong dyan ng mga ka-farmers ko, kung magkano ang total gastos, ito na po. Ang total gastos ko sa pagkain na umabot ng 63,358. Yun po ang sa pagkain. I-plus ko po ang capital sa biik na 36,500. Plus 600 na binayad ko sa driver sa pagkuha sa mga biik ko noon, equals 100,458 ang kabuuang gastos ko lahat. Kuryente, hindi ko na po sinama dahil may sariling kwentador ang kuryente sa kinunikan ko sa aking baboyan. Ang buod or ang summary ng kanilang mga timbang or body weight sa 9 batch fatteners ko na 8 piraso ay umabot lamang po ng dalawang baboy ang umabot ng 100 kilos, isang 99 kilos, isang 98 kilos, isang 96 kilos, dalawang baboy ang umabot ng 92 kilos, at isang baboy ang umabot ng 88 kilos. Ang total timbang nilang walo ay umabot lamang po ng 765 kilos times 185 per kilo na live weight is equal to 141,525 ang total sales ko sa walo sila. Okay na po ako dyan, mga ka-farmers, sa ganyang nangyari sa akin pong mga fatteners na pangsyam na batch. No? Okay na po ako dyan. Okay, so sabihin man natin na hindi talaga lumagpas ng 100 kilos. Nag-level lang talaga, Kuya Dudong, sa 100 kilos ang iyong dalawang baboy. So disclaimer lang, talagang ganun talaga ang buhay. Ginawan ko lang po ng paraan. Tandaan po natin ito, beginners. Ito po ay isa sa mga importanteng tip ko para sa inyo. Tayo bilang hog raiser, na backyard hog raiser, isaisip natin yung makalist tayo sa gastos. Hindi tayo masyadong mapalakihan sa gastos. Okay naman yung mga sistema ninyo dyan. Continue nyo lang po. Yan ang aking mensahe sa inyo. Mga magandang sistema nyo, talagang karapat dapat yan na ipagpatuloy ninyo dahil yan po ay nakabubuti sa inyong bawat status of negosyo sa pag-alaga ng baboy. Ayan. So regarding sa mga nagtanong pala, before I forgot or bago ko po makalimutan, bakit daw hindi sabay-sabay ang isang pag-dispose ko? Bakit daw hindi isang sabay lang? Ang rason kasi ganito, linawin ko lang para po sa kaalaman ng lahat. May contact naman po ako na mga buyer o ahente. Kaso nga lang ang problema, may mga buyer po, ayoko nilang banggitin, na ayaw nila sa mga 100 kilos. Ang gusto nila mga line of 60, 70, 80, yung hindi masyadong mabigat kasi nga po medyo mahirap daw binta. Yun ang aking rinig, ha. Dinig ko lang, ha. Disclaimer lang, ha. Hindi po ako nagmamasamang kahulugan, no, sa aking sinasabi. Kundi yan ang sinabi ko ay base lang din sa natanggap kong mga reason, no? Mga rason na ayaw nilang kumuha pag umabot ang baboy ng 100 kilos, no? Sobrang bigat, nahirap daw kasi ibinta sa mga dinedisposan nila ng mga soke din. Yan, disclaimer lang, ha. Yan po ay base lang din sa aking mga nakausap na mga hog raisers din na nahirapan din magbinta ng mga baboy nila dahil kadalasan po merong mga 90 plus kilos to lampas pa ng 100 kilos. Kaya ang ginawa kong sistema, ginawa kong paraan o diskarte, naghanap agad ako ng mga buyer dito sa amin na kahit patingi-tingi lang ay kahit papano, naubos yung mga baboy ko. Oh, disclaimer lang ulit, ganyan po ang ginagawa kong simpleng paraan kung paano ko ma-dispose ang aking mga baboy. Ang disadvantage lang sa pautay-utay na pagbinta, beginners, tandaan natin,
ang disadvantage lang ay talagang magkakaroon tayo ng dagdag expenses sa feed sa baboy, pagkain sa baboy. Kasi pag may naiwang baboy, eh talagang magdadagdag ka kasi walang choice eh. Kailangan pakainin ng baboy kahit paunti-unti lang, pakunti-kunti, at least good size na. So may dagdag pa rin na expenses. Ganun pa man, sa kabila po ng lahat, ako po si Dodong Villaran, ang taos-pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa aking mga simple videos sa aking YouTube channel, maging sa aking pong Facebook page. Kung ikaw guys ay hindi pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ko na po and click the bell ring yung all para po updated ka naman palagi sa mga bago kong uploads sa mga simpleng idea na akin pong binabahagi sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribet Stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Kita-kits po tayo sa next video ko. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers. Halong ang tanan! Bye-bye! Salamat po.